niya. Ayan, bubunutin mo lang yan. So, ito na yung spring. Yun mga paps, muli nandito na naman ang inyong lingkod upang mapagbigay sa inyo ng panibagong kaalaman patungkol sa ating mga motor. Ating pag-aralan ngayon kung paano nga ba magpalit ng tinatawag na repair kit sa ating brake master. Pero bago tayo magpalit ng repair kit, tanongin muna natin ano ba yung mga sanhiba o nararanasan ba natin sa ating preno yung mga ganitong uri ng sintomas. Kapag ang ating preno po ay mahina na ang kapit ng piston doon sa brake pad, may possible na kailangan na tayo magpalit ng ating brake master repair kit. Bakit po? Kasi possible din na yung spring nito na tumutulak doon sa piston para mapagbigay ng magandang pressure doon sa ating brake fluid papunta doon sa ating caliper ay mahina na yung response. Kaya nahulugan lang na pwede na tayo magpalit ng ating repair kit. So, yung iba naman, nararanasan nila na parang may pagpumipigangan ng preno, mahina yung response nung piston, mahina yung kapit. Minsan, naging stock up pa yan. Okay? So, ilan lamang yun sa mga trouble na kailangan natin alamin kung dapat na nga ba natin palitan ang ating repair kit sa brake master. So, yun, isa na natin. Siyempre mga paps, bago tayo magbaklas ng brake master, ihanda muna yung mga gamit. Una sa lahat, itong basic tools tulad ng plier. Ayan, medyo special tools to. Mas maliit sa long nose yan kasi ang purpose nito, yung dulo, yung dalawang dulo nya. Ayan, yung dalawang dulo na ako nakikita ninyo. Para yan dun sa butas nung lock washer mamaya pag binunot natin yung piston. Ito namang open wrench natin, kailangan natin is G's. Ayan, G's sya. Pambaklas naman ito doon sa bolt nut ng brake lever natin. Tapos itong D12 para doon naman sa ating brake hose malapit sa brake tank natin. Syempre, hindi mawawala yung basahan tsaka yung brake fluid kung kinakailangan natin magdagdag o magbleed. Depende na po sa inyo kung pagkatapos ninyong palitan yung brake master repair kit ninyo, depende na po sa inyo yun kung magbi-bleed pa uli kayo. Kasi pag binalik ninyo yan, minsan may mga adjustment yan sa pressure ng ating pagpiga sa preno. Depende na po sa inyo kung magdadagdag o hindi. Okay? So, yun. Umpisa na natin. Unahin natin itong brake lever. Kasi diyan natin kukunin itong pinaka piston niya saka yung rubber. Syempre unahin natin tanggalin. Niluwagan ko na pala to para mabilis lang tayo. Yan, may tornilyo yan dito sa ilalim. Tinanggal ko na yan. Syempre ito, tanggalin na natin to. Yan, tas bunutin natin to. Okay, so yun. Kita na natin to. Pangalawa, ito. Niluwagan natin siya. Okay, niluwagan ko na rin yan. Yan. Mas maganda gawin natin pantanggal dito kung hindi pa natin siya nababaklas kahit kailan is a socket wrench. Ang size na ginamit ko ay 12. Ayan o, 12. Socket yan dito. Okay. Ayan nga, niluwagan ko na rin siya para hindi tayo matagalan sa pagbaklas. Yan, simple lang. Tabi lang natin yung mga tinatanggal natin. May washer yan pag bunot natin ito. Ayan, may washer. Dito yan. Ayan, tanggal yung rubber. Pansin ninyo, ayan yung butas. Ayan, tsaka dito sa kabila.
Yan yung ipiti natin ng tools natin. Okay. Okay, dahil sa medyo mahirap talaga na matanggal ito. Ito kasi yung babalik na ipapalit natin na bago na washer. Kaya kung mapapansin ninyo, bumili ako ng bagong tools kasi medyo mahirap talaga tanggalin dito. Ayan. Meron siya tanggalin dyan sa loob. Nandun yung luma. Ganito lang po yung pagtanggal, mga paps. Ayan na. May dalawang butas yan. Isusuot natin yan dito mamaya. Tapos hihigpit natin. Iga ganun. Ayan, tumulsik siya. Kaya dapat yung paghihigpit natin ito, itong washer, pag inipit natin, talagang ano, i-grip natin ng mabuti. Di na ng mabuti, huwag bibiglain. Kasi may tendency na tatalsik. Ayan, na ano siya. Mawawala siya dun sa ano, pagkakatusok ng ano, tools natin. Okay, subukan na natin tanggalin yung nandun sa lumang brake master. Ito yung papalit natin mamaya ang bago. Okay, natanggal na natin. Ang ginawa ko lang, itong washer na to, nandito yan sa loob eh. Ito, gamit itong dalawang dulo nitong tools natin, ipinasok ko lang yan sa dalawang butas ng washer. Ayan, tas inipit sa bahila palabas. Ngayon, pag natanggal na yan, automatic yan, makabunot na rin natin itong piston. Okay, medyo mahirap pag wala ka talagang tools na ginagamit para sa kanya. Ayan, bubunutin mo lang yan. So, ito na yung spring. Linisin natin to. Ayan, no, madumi yung loob. Kailangan linisin. Kaya siguro, hindi na maganda yung tulak ng preno. Yung piston niya. Okay. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung luma. Tsaka yung bago na repair kit. Depende na sa inyo kung ano. Babalit nyo yung luma o yung bago. Pero ako kasi dahil sa okay pa to, tsaka stock nya kasi to, ito ang ibabalik ko muna. Okay, depende na sa inyo yan kung papalitan nyo ng buo. Kasi kadalasan lang naman nasira dyan itong rubber pag tumatagas na yung fluid. Yan, kaya kailangan ng bago. Ito yung luma. Mukhang okay pa naman siya. Okay, babalitan natin. Sa paglilinis naman nitong ano, brake master natin sa may ilalim ng tangke. Ayan yung tangke niya. Depende po sa atin kung tatanggalin natin to o hindi. Sa akin, hindi ko na tatanggalin. Linisin ko lang basahan yung loob. Depende po sa inyo kung paano nyo linisin. Kung meron pa kayong spray, pang-spray dyan sa loob para mas malinis siya. Pero sa akin, nagawin ko ito lang. Yung ulo ng Philip, ayan, soksok ko lang dito yung basahan. Natuyo. Para makuha yung mga dumi. Okay, ayan. Yan yung mga dumi na nakuha ko. Okay, ganitong position pa rin siya. Huwag niyong babaguhin. Kung paano niya sa tinanggal, pag nagpalit kayo ng bago o yung luma pa rin, ganito pa rin. Mauna yung spring sa loob. Tapos yung rubber bushing niya, ayan, saka dito, kung papalit man kayo. Tapos ito pa rin yung pinakaulo ng piston. Simple lang po. Itong butas, spring, pasok na sa loob. Yan. Papasok na sa loob yan. Okay? Ayan. Tsaka natin ngayon lalagay ulit yung washer. Yung lock washer na kasi yan. So, ayan. Kakabit ko na yung washer ngayon. Ito yung washer niya. Yan, press lang kung paano tinanggal, ganoon din ibabalik. Iipit to ng dalawang dulo itong tools natin. Ayan. Dalawang dulo dito. Pag inipit mo, pasok sa loob ng piston, tutulak. Okay? Okay, na ibalik ko na. Yan, ganyan lang kasimple. Okay na ulit yung piston. Balik na natin ngayon yung mga tinanggal natin kanina. Sunod dito yung rubber. Ito, yan yung rubber niya.
pagpasok na ito sa loob, ganito lang. Ganito. Yan. Okay, na balik natin ang maayos yung rubber niya. Yan, ganyan dapat ang position niya. Okay, tapos sunod, itong brake lever niya. Siyempre, pag binalik natin, kung paano natin tinanggal, ganoon din yung pagbalik. Kung magpapalit pala tayo ng brake lever, dapat mga pops, ano ah, sakto yung ulo nito doon sa piston. Pag iipitin, hindi siya nag-slide para hindi tayo nahirapan pagpiga ng preno. Okay? Ganoon lang yan. So, ito, balik ko na. Yan. Yan yung butas niya. Lalagay ko lang tong nut niya. Dito. Tula konti. Swap na yan. Tapos, may tornillo yan sa ilalim. Dito yan. Pinakalock niyan, lock nut niyan. Sunod, itong brake hose. Mauna itong washer. Dito. Dito yan. Huwag natin kalimutan yung washer na yan. Importante yan, para hindi siya mag-leak. Yan. Huwag natin masyadong higpit ang mga paps. Saktuhan lang dapat yung higpit na ito para hindi malo-lost thread. Okay? Yan. Kasi pag hindi kumapit yung preno, magbi-bleed pa tayo dyan. Ayan, pipigayin lang natin to. Papump natin yan para magkaroon ulit siya ng pressure sa loob. Ayan, matigas na ulit siya. Depende sa atin kung paano yung adjustment natin ng preno. Kung gusto natin sobrang kapit o sakto lang yung kapit. Ito kasi sakto lang talaga to. Ayan. So, okay na mga paps yung preno natin. Yung brake master. Maganda na yung kapit. Yun, nagawa na natin ang ating preno sa pamagitan ng pagpapalit ng spring doon sa repair kit. Nakadepende po sa inyo kung buuhan na ninyong papalitan ang inyong repair kit. Sa akin kasi napansin ko na marami lang doon sa may brake tank na pinadaluyan ng brake fluid kaya siguro nang babara kaya mahina yung response nung fluid papunta rin sa ating caliper. Ang ginawa ko lang, palit ng spring, yung urig na piston pa rin ang aking binalay kasi wala pa namang takas yung mga rubber niya. Siguro kailangan lang palitan yung kabuuan nun kung mapapansin po natin na may tumatagas na ng brake fluid sa ating brake master. Kaya muli salamat po sa pagsuporta sa ating video. Kaya kung hindi ka pa napag-subscribe, inibitang kita muli na mag-subscribe sa Motorcycler Philippines at patuloy tayong sumuporta sa ating mga kapwa rider para patuloy po natin na mapanatili ang pagkasaayos ng ating mga motor. Kaya muli, salamat po, ride safe and God bless.